This week, we take time to answer your questions. Please feel free to send us a private message if you have a question of your own. And here's our letter for today. Kuya Caloy, iniwan po kami ng husband ko pero sinusuportahan niya kami pero wala na kaming communication. Gusto ko pong kausapin yung kapatid ng babae niya para matuwid yung kapatid nila. Nalaman ko po kasi na naglilingkod ang babae at ang kanyang kapatid na babae sa simbahan. Kuya Caloy, gusto ko pong mabuo ang aming pamilya. Tama po ba ang aking gagawin? Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat and God bless po. Kapatid, napakaganda ng puso mo. Nice mong ikaw mismo ang gumawa ng paraan para magkaayos kayo ng iyong asawa. Nakakalungkot na wala na kayong communication ng asawa mo. Marahil masyadong maraming nasa pagitan niyo. At maganda yung desire mo na magkaayos. Alam mo, lahat tayo naghahanap ng healing sa mga nasirang bahagi ng ating buhay. Gusto mong kausapin ang kapatid ng babae ng asawa mo. Wala namang masama doon. Lalo pat naglilingkod sa simbahan ng taong ito. Mayroon silang pagkilala o takot sa Diyos. Magandang senyalis yan. Pero handa na ba sila? Ito ba ang tamang panahon? Yan ang dapat nating malaman bago ka kumilos. May suggestion lang ako kung paano gagawin ito. If you have a Bible, please read this passage in the book of Psalms. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Maaari kang magsimula ng pahipag-usap sa mga taong malapit sa asawa mo. Wala akong nakikitang masama doon. Pero palagay ko, magiging mas maganda ang resulta ng mga gagawin mo kung sasangguni ka muna sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Dalhin mo ang bigat ng puso mo at ang mga balak mong gawin sa Diyos. Panalangin mo ito araw-araw. Huwag kang magmadali. Kung ito ang nais ng Diyos, gagawa siya ng paraan para makapag-usap kayo. Malalaman mo kung kailan ang tamang panahon, kung kailan handa na ang lahat. At alam mo, matutuwa ka kung ipagkakatiwala mo sa Diyos dahil siya ang mag-aayos ng lahat. As you learn to put your trust in the Lord, as you seek His help in healing your broken relationship, always remember, faith matters too.